Hello guys, welcome to my YouTube channel, Gigi's Vlog. Today, nandito tayo sa aking branch. Ako po ay trabaho sa Egypt ng Palawan. Hello! I-share ko lang po sa inyo about sa mga responsibilidad bilang isang branch personnel ng isang Palawan or Egypt ni Palawan. Una po sa lahat, is number one, is kailangan mo talaga maging patience. Yan talaga ang pinakauna. Patience and honesty, then kindness sa mga customer. Ito lang. Kasi, hindi natin ma-place yung mga ugali ng mga customer, di ba? Una, may mga customer talaga na parang galit, pero di naman. Tapos may customer naman na galit-galitan. Sa mga ganyan, kailangan mo lang maging patience. Patience talaga. Lalo na kung isa ka lang. Dito sa branch, yung isa ka lang. Kailangan mo lang maging patience. And then, honest talaga. Headpiece yung dole, kailangan mo talaga sa uli. Lalo na may mga rebit sila, or skid. Or lalo na yung skid. Skid kasi, sinasabi, skid means discount. If mapapasok na nila yung socket card nila sa ano nila sa pag mag-input ka na ng Palawan nila dito. Ipasok mo mo yung socket card nila kung anong gusto nila, skid or rebit. Yan. Yung rebit, pwede mo pa yan ano, iipunin. Or yung discount naman kasi, is pwede mo ibigay sa kanila kung gusto nila na ilabas nila yung pera nila sa socket card. Then, actually, marami ako na-encounter talaga ng mga customer na talaga sila. Meron talagang mga ibang ugali. Kaya pa natin masabi, di ba mga ugali ng tao? Kasi may kanya-kanya naman tayong way ng ugali o pamamaraan. Ang akin lang advice is, kahit anong magalit pa sila dyan, hayaan mo lang yung sila. Makinig ka lang, o ano man. Pero, kung halimbawa na sobrahan naman sila, kailangan mo din rumason, pero valid reason, ganun. Yung valid reason talaga, na epektibo naman talaga sa kanila, na mali talaga sila. Kasi, kapag hindi epektibo, tapos, di ba, nagalit sila, tapos yung rason mo is not valid, walang mangyayari, magkakagulo lang kayo. Sa ganun, larason ka, pero dahan-dahan lang. Kasi, may ganun talaga ang trabaho ng mga personal branch. Pasensya, maingat, at maging mabait sa anong bagay o anong mga tao. Pero hindi naman as in mabait na parang gagawin ka na lang ng scam, no. Kasi, hindi, bawal ka abusuhin din nila. Maging mabait ka sa tamang proseso, diba? Ganon. Lalo na, be aware sa mga scammer ngayon. May mga scammer ngayon na gawa-gawa sila ID, pero hindi naman sa kanila pala yun. Ganon. Yan, be aware tayo sa mga ganyan, guys. Makinig tayo sa mga nakata sa atin. Kasi nagpo-post sila ng mga scammer, ng mga ID, ganon. At titingnan natin kung isa ba siya sa ganyan. Kasi mahirap magbayad talaga as in. Kaya, yan lang masasabi ko, maging mahaba lang pasensya dati sa customer, lalo sa mga matatanda na kasumintin. Kaya, thank you guys. Please, like, subscribe, and share to my YouTube channel. I'm Jenny.